Good morning po, kabayan. Opo. At Joyce, at sa inyong mga televiewers and listeners. Itong nangyari po kay Arvin Tan, ang tanong ko nga kahapon, bakit ito umabot pa ng napakahaba at halos ay 2 oras na habulan? Sa totoo po, no, kahapon, medyo Opo. Maluwag din ang ating kalsada, no? At naging maingat din ang ating mga pulis, kasama ang MMDA at iba pang mga tactical motorized response units natin from Quezon City Police District. At pinilas alarm natin yan sa mga nearby cities at na heading nga ito towards Manila. No? So from there, nag-attempt pa tayo na i-stop siya, no, from East Avenue. Pero ang ginawa niya, nagpumilit siyang lumabas, binangga niya yung mga sasakyan, and then umarurot. At inarang siya sa Welcome Rotonda. Ngunit mabilis niya rin dinaanan yung checkpoint, no, yung dragnet na ginawa ng mga pulis. Yung mga umaharang, opo. Opo, pero patuloy siyang inabol at ito nga ay na-corner dito sa Sampaloc area, recto, no, Sampaloc area. At siya ay na-aresto ng ating mga kapulisan kasama na rin ng MMDA at ng Manila Police District. Opo. Sa video ho, ay kapansin-pansin na hawak ng mga pulis ay nagsisisigaw pa, nagwawala pa at nahulihan nga ng sasay ng shabu. So nalaman na ho ba kung siya ay under ng influence ng illegal drug nung mahuli? Sa ngayon, no, nasa hospital siya, nag-handle ko siya ng medical examination, no, sapagkat meron din itong injury sa kanyang gawing kanang balikat. No. So, chinecheck pa kung ano ang nakatama net, itong debris or shrapnel ng firearm, no, chinecheck pa natin. At totoo yun, ano, sa during the search sa kanyang kotse, no, yung BMW, black BMW, ay may na-recover, no, may na-recover dito na open plastic sachet, no, with a white crystalline substance believed to be shabu and one small aluminum foil strip. So lumalabas dito sa ating investigasyon, maaari din siyang lumabag, no, sa at least illegal drugs, of, drugs, no? And then we'll subject him to drug test, no, para malaman natin kung under the influence of drugs siya. Opo. Or liquor, no, at bakit niya nagawa yun o ba? Opo, parang malakas ang loob sa pag-iisip. Oh, parang malakas ang loob niya, eh. Opo, no, kasi doon sa previous incident niya sa Manila, ina-allege nila na siya ay may sakit, ano, sa pag-iisip. So yan din ay ating tinitingnan, ano, at subject ngayon niya ng ating medical examination na ginagawa sa kanya. Sino ang nagsabi na meron siyang problema sa pag-iisip? Yun yung sinabi nung previous incident, no, in Manila, no. So lumabas yan sa social media, no, na siya ay may sakit. Kaya niya nagawa yon, no. So ito ay tinitingnan din natin, no, ano ang naging cause, no, bakit niya nagawa yung ganitong pagpalag at pagtakbo, no, nang siya ay tangkang aresto ng ating mga kapulisan to. Opo, General, pero would you confirm meron na po siyang previous case kung saan meron din pong nakuhang shabu? 2017 na yun? Sa kanyang sasakyan? Yung incident na ito, no, yung nangyari kahapon, positive yan, may na-recover tayong plastic sachet ng shabu, no? Open plastic sachet of shabu na may white crystalline substance at merong aluminum foil, no, strip na nakuha din, no? So dito, kakasuhan din natin siya, no, sa Republic Act 9165 for possession of suspected once na lumabas na resulta na ito ay shabu, then kakasuhan natin siya ng possession, no, of shabu and
drug paraphernalia. Apo, general, yung tinatanong ko po yung previous case po niya. Meron po ba siyang record din po na nakuhanan din po siya ng shabu or any drugs before? Like yung 2017, ho? Oo. Yeah, actually, nangyari yan sa Manila. No? Manila police, oo. Opo, well, hindi ako private doon sa case. Ah, okay, okay. Opo. Opo. Nahirapan po yung mga miyembro ng media na makausap po itong suspect kahapon kasi para nag-aamok pa nga rin po siya kahit po hawak na po siya ng mga polis. Nakausap na po ba siya ng matino ng mga polis? Nakapagbigay na po ba siya ng kanyang salaysay? Nung nasa hospital, no? Nung nasa hospital na siya, medyo napacify na siya ng konti. No? At ngayon, patuloy siyang ginagamot, no, sa hospital. At titingnan natin kung makakausap siya ng maayos, no? After several hours ng kanyang arrest. Kasi kung makikita nyo, even dyan sa video na piniplay natin, talagang makikita mo na wala siya sa kanyang pag-iisip nung mangyari yung insidente kahapon. Oh, how about po yung mga family members po? Mga kapamilya po niya, meron na po ba nagbigay ng explanation or pahayag sa kondisyon nitong ni Arvin Tan? So far, wala po. No? Wala silang binibigay na impormasyon except they are just after doon sa health and security ng kanilang kamag-anak. Oho. Meron daw pong isang polis dito sa insidente na tinamaan din daw po ng bala dahil nag-ricochet yung bala. O, sa gulong. Sa gulong. Nung barilin yung gulong. Totoo po yun. Ano? Itong si Corporal Edwin Tiburcio ay tinamaan ng ricochet, no, ng shrapnel, no, ng bala. No? At ito naman ay nasa mabuti ng kalagayan. Nangyari ito nung nag-attempt siyang barilin yung tire ng BMW nung suspect. Ngunit nag-ricochet yung shrapnel, no, at tinamaan siya habang hinahabol nila yung suspect. General, ito kasi yung si Tan, si Arvin Tan, habang nagwawala ay inireklamo yung kanyang posas na masakit daw. Pero binabanggit niya ang pangalang General Batawil, si General. At sinasabi, General Batawil, masakit ang aking yung posas sa kanya. So bakit kung nabanggit niya si General Batawil? Nandungo ba si General? Kung may connect siya kay General Batawil? Opo, wala tayong informasyon, no, na binabanggit niya, nininembrat niya itong pangalan ng ating retired general, Sir Paul Batawil. No, anyway, madali lang naman kasi mag-nembrat ng pangalan. Eh, no? Sabagay. Yung lahat naman, siyempre yung nagpipigla siya at talaga yung posas, no, ay sisikip yan. Malaking yan tao kasi siya. Yan talaga ang pinaka-reasonable na gamitin natin para ma-neutralize siya, no? Kasi talagang patuloy yung kanyang pagwawala. Siya ho ba ay Filipino-Chinese or ano? Sa last name niya, no? Arvin Tan, no? So lumalabas sa mayroong itong lahing Chinese. No? Oo. Yes. Pero sinasabi yung negosyante daw ito? Sinasabi niya siya ay businessman, no? Itong si Arvin Tan, no? Okay. At sabi niya, marami siyang nininendrap, no, ng mga pangalan. Ah, habang siya inaresto. Sinabi niya rin nga na pag-aari niya yung Soho, no? So, yung hotel? Kakatuan din natin siya ng mga nararapat na kaso, no, sa mga ginawa niya at nasa kamay na rin natin yung kanyang sinasabing girlfriend, no? Nakasama niyang nag-check-in at girlfriend. Ito ay ating inimbisigan din kung nalabag ang kanyang karapatan. Itong girlfriend po ba na ito, willing po mag-witness? Sa ngayon, ano, very cooperative yung kanyang girlfriend. No? At itinan natin sa pag-iimbisigan sa kanya kung naabuso siya or nalabag yung kanyang karapatan. Kasi kung makikita mo, nagwala nga ito dun sa isang motel, no, at nagkaroon ng verbal altercation sa cashier at sa staff ng hotel. Oh, nanghingi pa raw ng pera, hindi na nagbayad, humingi pa ng pera. Opo, naghihingi daw siya ng 20,000. Oo. So, yan, robbery extortion po yan. At yung hindi niya pagbabayad ay istapa, no.
At marami pang kaso. Yung mga nabangga niya, nasaktan. Yun, paano ho yun? Paano nga pala yun? Oh, nabayaran na ho ba ng danyo yung mga yun? Separate cases po yan. No? Reckless imprudence resulting in damage to properties and physical injury. At magpapain po tayo ng separate cases. No? Oh, oh. Yan, no? Aside dun sa mga kaso na ating binanggit. Gaya nung tricycle, talagang sabugo yung tricycle. Buti nakatalong pala yung driver ng tricycle, kaya nabuhay. Pero kung hindi, maaaring patay yun. Maswerte po, no? At very fortunate, no? At yun lang ang kinamo nung driver. Oh. Kasi sa gaya nga sa video, nakita natin na talagang binangga niya yung tricycle na yan. Yan po ay nangyari sa part of Manila. Oh, may isa pang flight stewardess. Oh, yun, yung kotse niya. Pero ang kundi mo dito, ang report ng TV Patrol kahapon, nangako daw ho yung mga kamag-anak, taga New Manila pala ito. Kung New Manila, medyo hindi naman may hirap pa nakatira sa New Manila. Nangako ba? Taga New Manila nga po siya nakatira. No? At yung mga complainants po, no? Nag-reach out tayo sa mga complainants, no? Para sa bayan na nating i-file yung kaso laban dito sa suspekto. Opo. Okay. Maiba naman ho tayo, General. Kahapon po ay lumabas itong report tungkol ho dun sa utak ng pagkakapatay sa opisyal ng National Center for Mental Health na si Director Roland Cortez. Lumalabas ho na nahuli na ang mastermind at tagaroon din pala sa NCMH. By virtue of warrant of arrest, na-aresto po natin yung lumalabas na mastermind. Opo. O yung kanyang chief ng General Services ng National Mental Health. Si PET, no? Clarita at, Avila, tama ba ang pangalan? Opo, Miss Avila. At yung mga kasamahan niya na sa katrabaho ni Miss Avila at yung kanyang living partner, no? Kasama sa warrant of arrest. So yung isa po doon ay sumurrender din, no? At nasa custody na natin. Okay. Yung dalawa po ay patuloy nating minamanhunt, no? At sila po ay may kaso sa kasong murder. Tama ho ba ang dahilan ay dahil kinasuhan ho itong si Avila ng ni-director ng corruption? Opo. Ayon sa ating investigasyon, kinasuhan niya ito ng planter, no? Itong si Miss Avila at yun ang naging motibo sa pagpatay sa kanya at lumalabas na ang mga gunmen ay yung living partner at driver security ni Miss Avila. So, kaya sila ay ating pong living partner at driver security pa? Opo. Nasinisweldohan din po ng National Center for Mental Health. Ganun po ang lumalabas sapagkat ito po ay nagsisilbing driver security ni Miss Avila po. Ito ba ang gunman? Opo. Yung si gunman. Harley Pagarigan, tama ho ba? Pagarigan, opo. Pagarigan. Paano ho ninyo nasolve itong kaso na ito, General? Nagsimula po yan nung naiwanan nila yung mga getaway vehicles nila. Okay. At nagpatuloy po yung ating follow-up investigation. Natunto natin ang mga registered owners nung naging registered owners ng mga sasakyan na yan at hanggang up to the last registered owner at nalaman natin na ito ay pinagamit dito sa living partner ni Avila. Ni Avila, opo. At lumalabas na siya, iyon ay ginamit nila as getaway vehicle at pinagamit dito sa driver security ni Miss Avila para isagawa ang krimen. Yun ho mga kasama sa kaso, mga taga National Center for Mental Health din? Lahat? Yung living partner, hindi po. No? Yung driver security lang po, employed as dyan sa National Mental Health. Ay, sino itong sina Sunny Mitra, Edison Riego, Maria Cristina de la Cruz at Albert Eugenio, mga suspect din ito? Sila po ay na-implicate base, no? Sila, kasi yung sasakyan na-trace sila sa kanila ay lumalabas po yan, pinsan po yan nung living partner ni Miss Avila, yung si Miss Riego.
No, at sa ating pag-iimbestiga, lumalabas din na wala silang partisipasyon or kinalaman sa pagpatay. But initially, kinasuhan po natin sila sa piskalya, pero na-dismiss po ng piskal ang kaso laban sa kanila. Sino si George George Serrano? Yan po yung ano, yung sinasabi ko kasi mga balita, gunman din siya. Pero gunman din po si Harley Pagarigan. Opo, si Serrano ay lumalabas sa living partner po ni ano, ni ito pala ang living partner. Opo, ay si Harley Pagarigan po. Conspiracy po kasi nangyari diyan eh, no. Lumalabas na itong si Serrano, no, at si Pagarigan saka yung isa pa nilang kasama, mm-hmm, were spotted in the area before the killing. So conspiracy po 'yan sa pagpatay, ang ginawang pagpatay. Kaya po magkakasama sila sa kasong murder. Eh wala na hubang ibang mga suspect na pinaghahanap pa. So far yung dalawa na lang po, no, si Serrano saka yung isa pa niyang kasamahan, no, at gaya nga po ng sinabi ko, yung ibang na-identify natin na ating kinasuhan ay na-dismiss naman ng piskal na clear sila na hindi kasangkot sa nangyaring pagpatay. Okay. Okay, General, maraming salamat po at congratulations. Maraming salamat po, kabayan, and Joyce. Good morning po.